Hi everyone! Today, magluluto ako ng leche blend. Alam naman natin na lahat ng Pilipino ay ito ang pinaka-paboritong dessert. Siguro nung bata pa ako, ito yung pinaka-number one na palagi rin ng mga nagluluto ng mother ko. Leche blend na hindi na tatanggalin ang hindi lang yung egg yolk. Kasi pwede rin naman yun. Na-try ko na, maganda rin naman siya kasi masayang yung white ng egg. So, gagamitin natin siya lang. So, mag-start tayo sa pag. Lagay ng egg. So, sasama natin din yung white. Dito ko muna siya ilalagay sa maliit na bowl kasi kung may sira yung itlog, masasayang yung iba. So, saka mo palang isasalin kapag ka kasi madalas nakakakuha din naman tayo ng sirang itlog. So, try natin yung yan, last one. So, swerte naman, wala tayo nakuhang sira. Gagamit tayo ng condensed milk. Isang lata. Then, yung malapot naman, one candle. And, maglalagay din tayo ng sugar, half cup lang. Kasi marami yung egg, kaya tayo nag-add na sugar, baka masyadong tumabang naman siya. Mix lang natin siya. And meron akong nestle cream. Lalagyan ko rin siya. Kakaiba, no? Kanya-kanya naman din talaga ng version, ano? Pero ito, siguro first time ko itong gagawin. Kasi yung tinuruan ako ng mother ko, milk and malabnaw na gatas lang and malapot. Then, sugar agad. Yan. So, gagamitin ko yung cream ngayon para mas maging creamy. So, hahaluin lang natin yan. Tunawin muna natin sila yung sugar yan. After nito, yung egg naman. Egg mixture. So, kailangan kasi yung egg, hindi siya magkaroon ng bubbles. Eh. Yun yung iniiwasan. So, at hindi rin siya pwedeng haluin ng sobra-sobra. And gumagamit din nga pala, no, tayo ng dayap. Since wala akong dayap, so ang gagamitin ko na lang ay ang calamansi juice. Kasi pampaalis ng lansa ng egg yun eh. Pero talaga normally, ang gumagamit talaga ng dayap. Pati yung zest ng dayap sana. So, ito na lang. Alternative. I-whisk na natin ng egg. Hindi kailangan malakas or mabilis. Parang haluin mo siya ng tamang-tama lang. Kasi, yun nga iniiwasan natin yung magkaroon siya ng bubbles. Yung bubbles na yun kasi yung magpapa. Yun yung magiging cause kung bakit magkakaroon ng bubbles yung ating leche blend. So, iiwasan natin yun. So, maliit yung lalagyan ko, no? Kukuha pa ako ng mas malaking paglalagyan para ma-mix ko sila together. After nito, mabasag yung mga egg yolks. Una natin yung sasalahin yung milk mixture. Next on egg. Dandan. So, para makuha natin yung magandang
quality ng ketchup lang. Gagawin ko ay dalawang beses ko siyang sasalawin. Sino? Tingnan nyo, egg pa lang yun. Kalimutan ko palang mag-add ng, nag-a-add din tayo ng vanilla. At least 2 teaspoon. After na lang siguro nito. And mag-a-add din ako ng pinch of salt. Ganun naman talaga. Para mag-balance ang isang bagay, kailangan may sweetness and salty. Konti lang. Konting salt. Isang beses pa ulit natin siyang yun, ganun. Mabagal lang na paghalo. So, yun. Kailangan natin siya ulit. Ulitin. So, sasalain ulit natin siya ng pangalawang beses. Wala naman siyang bubble, so maganda yun. So, ang dami. Dami tayo magagawa. Bali, ang gagawin ko dito, lalagyan ko ng twist. Kasi, i-bake ko yung isa sa air fryer, tapos yung iba, i-steam ko. Masarap kasi yung binibake na leche flan. Try ko na yun, ang binyagno anak ko eh. Yung brother-in-law ko, mga chef. Ganun yung niregalo niya sa anak ko. Binake niya yung leche flan. So, gagawin ko rin yun ngayon. So, ito yung gagamitin kong pan. Hindi ko alam size niya. Hindi ako sanay gumamit ng pagtunaw ng sugar na may water eh. Nasanay ako sa direct pure sugar. Medyo brown ng konti yung ginamit ko. So, dalawang. Ipunawin natin siya. So, ayan. Nagka-caramelize na siya, no? Mas maganda kasi kung walang halo siyang water. Mas maganda yung caramel niya kapag ka nilagay na yung... Siyempre mamaya i-cool down pa natin siya ng konti. Kasi kahit matigas naman siya, kapag nilagay na yung mixture ng egg, yung leche flan, so lalambot din siya. Ayan, no? Diba? Bango. So, pwede nang patayin or hinaan ako. Anong tawag doon yung sa squid games? Na candy? Ganyan lang yun eh. Kaya lang yun, sa kanila may honey. Squid games. Dapat pala walang bangas. So, dito na tayo kasi para malapit lang siya. At kasi hindi siya magdalaw, no? Malalagay na natin siya dito sa ating nag-crock. So, siguro half muna. Kasi baka matagalan naman siya maluto. Masyadong malaki. Next. Abaw siya. So, kailangan natin siyang takpan ng foil para hindi siya pasukan ng tubig or moist kasi hindi magiging maganda yung quality niya. So, itong malaki, ito yung isasalan ko sa air fryer. And yung iba naman ay isasalan ko sa i-steam ko. So, itong malaki, dito ko siya isasalan sa air fryer. Kaya lang baka pumapasok. Mainit na eh. Preheated na siya. Ouch! So, dapat mababa lang ang temperature kasi baka so, kalahati is or maybe 1, wala ko sa lamin. Ano yan? Ano? Ang temperature? 140 or 160? 180. 180. Kasi dapat
dahan-dahan lang yung pagluto niya. So, sinet ko siya sa 10 minutes muna. And then, yung susunod ko isasalang ay sa steamer niya. So, ayan, no? Nasa high heat na siya. So, kumukulo na. Kailangan babaan na yung temperature. Kasi, para hindi magkaroon ng bubbles. Sobrang kulo kasi niya, ang tendency niya, kukulo din yung niluluto na leche flan. So, dapat iinaan na ang temperature. So, kasha ang dalawa. Ouch! Init. Ayan. So, mga 30 minutes natin siyang steam. So, isa naman ay observe ko na muna. Kasi first time kong nagluto sa air fryer ng leche flan. Pero actually, talaga namang binibake din ang leche flan. Katulad na nung kwento ko, yung binibake ng anak ko, yung leche flan na ginawa ng brother-in-law ko ay niluto sa oven. Binibake niya. Pero napakasarap. So, 30 minutes. Tingnan pa lang natin siya. Papalamigin muna natin, anak. Yan siya plano galing sa air fryer, no? Iba-iba ang itsura niya. Pero babaliktarin ko pa rin siya. And then, ito po yung sa steamer. So, titikman na natin. Tikiman tayo. Oh! Whoa! Tama ako na mas iba yung luto sa pag-binake siya compare sa in-steam. So, tingnan naman natin ngayon yung quality na kasama yun. Oh. O, si Pino naman din siya. O, yan. O, tikim na, Sam. Go! What can you say, Basti? Yummy! Ang sarap! Merry Christmas! Yum. Sarap ba, mga anak? Para sa akin, mas gusto ko yung air fried kesa dun sa steam. Kasi na-try ko na nga siya dati. So, yung quality niya, oh, makinis din naman. So, hindi na sayang yung white na egg. Yung steam din naman, pareho naman yung lasa, pero mas nagustuhan ko to. Binake sa air fryer. So, try nyo po. If you like this video, sana po, bigyan nyo kami ng isang thumbs up, subscribe, and pwede din nyo pong i-share. So, thank you po. See you next time. Sarap ba, Basti? Kaya na mas masarap? Parehas. Pareho. Kasi, kaya naman din. I'm here.